Hi guys, good evening. Welcome back again to Marcel Multimayor channel. So, itong vlog ko, may nag-request kasi, shout out kay OFW Inday, so from Singapore. So, thank you so much kasi na-appreciate mo yung vlog ko. Sis, thank you so much, ma'am. So, itutour kita sa bahay namin dito sa Lumina. So, ito yung labas front ng bahay. So, pwede mo siya lagyan ng gate. So, sa ngayon kasi is hindi, wala pa siyang gate kasi wala pa kaming budget na magpagawa ng gate. So, ito may gripo. Pwede mo siya lagyan ng gripo sa loob. Then, itong wall, side by side. So, pwede mo siya i-bricks dyan or depende na sa iyo kung paano mo pagandahin ang nasa labas ng bahay mo. So, naka-square bar na siya. Depende na po sa iyo. So, ito yung loob, sis. Sis Inday, ito po yung loob. Bali, 36. Ang floor area is 22. Then, ang lot talaga is 36 square meter. Okay, so, ito tour kita sa loob. Pasensya na po kasi wala pa kaming mga gamit. Kalilipat na po kasi namin dito sa taas. Okay, so, chedeng! Nandito na tayo sa loob. So, ito yung mukha ng sala ng bahay namin. So, dito sa left side, itong may sofa na black. Yan. So, dyan mo ilagay yung, ano mo, yung sala set. Ganyan lang siya kalaki ang pwede mo malagay dyan na upuan. Then, sa taas ng upuan mo, sa wall, depende na sa'yo kung ano yung ilagay mo. Then, dito namin nilagay sa front ng sala yung TV. Yan. Mahaba yung ceiling, sis. Mataas. So, yan yung TV namin. So, may TV plus kasi kami. So, lagay namin dyan sa taas. Idikit namin dyan pag may time na. Okay, so, sa sala mo, pwede mo siya lagyan ng wall. Nakikita nyo dito, may mga, ano to? Yan yung mga good vibes pagdating ng 2020. Mga pamahiin. So, dito na side, wala pa kaming partition dito. Lagyan namin siya ng partition dyan para hindi diretso makikita yung ano namin, dining table. Yan. Pwede siya malagyan ng partition or division para hindi makita yung ano, dining table. Dining area. So, ito yung master bedroom. So, ito yung kwarto namin, mag-asawa. So, medyo nilakihan namin konti yung kwarto namin compared sa anak ko. So, wala pa kaming bed. So, temporary pa. Wala pang cabinet. Lagyan namin ng cabinet yan sa taas. Para may mga lagayan kami na maggamit. Then, palagay din kami ng bed. So, as of now, aparador pa lang ang nakalagay sa kwarto namin. So, dito naman sa kabilang side, ito yung kwarto ng anak ko. Naka wallpaper na siya. So, good for him lang talaga. So, pwede naman kasya ang dalawa kung may matulog na. Kung dalawang matutulog, pwede naman siya kasya. So, pwede mo siya lagyan ng ceiling fan or wall fan. Depende na po yan sa inyo. Malaki din yung kwarto. Medyo maliit lang tingnan kung dito sa camera. Pero, malaki sa, ano, sa actual. So, next is ipapakita ko ang CR. So, ito yung improvement ng CR. Kung nasa sa CR is kasya ang anim na tao or pito. Malaki din siya. Hindi siya gaano kaliitan. So, nilagyan ko siya ng wallpaper para mas maganda siya tingnan. May view siya. Style. Ayaw ko kasi ng ano guys, ng wall na white color kasi madali lang siya madumihan.
So, yung organizer ng toothbrush, then toothpaste, then mga shampoo. So, nilagyan ko siya ng mga maliliit na balde, timba, may basurahan. So, yan yung CR namin. Nasa loob ang CR. Depende na po yan siya sa usis. Pwede mo siya ilipat sa likod. Pero sa amin, hindi na namin siya nilipat. So, ito yung kitchen, dirty kitchen namin. So, medyo, yung lababo namin, medyo, hindi gaanong malaki. Yan. So, yan yung space ng dirty kitchen. Malaki din siya, dirty kitchen. So, dito sa taas, lagyan namin siya ng cabinet. So, naka-L siya na cabinet. Pati din sa baba. Lagyan din namin siya ng cabinet para may mga lagayan kami at hindi madumitingnan yung nasa paligid namin. So, itong burner, temporary lang yan siya kasi sa baba yan siya ng bahay namin. So, dinala lang namin siya. So, dito namin siya ilagay pag makabili kami ng gas range. Then, dito nakalagay yung mga spices. Para madali ko lang maabot yung mga spices pag magluluto ako. Dito kasi before yung sink, so trinansfer namin siya dito para mas maluwag. Tingnan. Yan. So, dito na side, yung ref, soon, lagay namin dyan yung ref para mas maganda siya tingnan at hindi siya sagabal pag i-open. So, ito naman yung laundry area. Depende na sa inyo kung maglagay kayo ng laundry area, pero mas maganda kasi, yung iba kasi na unit na bahay, yung laundry area is nasa labas, pero ang pangit kasi tingnan pag nasa labas, nasa front yung laundry area nila. Tapos may nakasampay pa. So, ang ginawa namin is nilagay namin sa loob para mas maganda tingnan. Pwede mo din siya malagyan ng washing machine, maluwag din yung, yung laundry area. So, yan. May faucet na. So, itong wall, kailangan pa namin siya ipa-tiles para mas maganda siya tingnan at para mas mapalawak pang tingnan yung view. So, as of now, hindi pa talaga kami makamove kasi naubusan na kami ng budget. So, hinay-hinay lang sis in DIYFW. So, thank you talaga sis sa pag subaybay mo sa mga video ko sa murang pabay sa Lumina Homes. Maraming mga nagfa-follow sa akin, naghihintay ng mga videos ko sa pabahay ng Lumina Homes kasi marami ding nagpapasalamat kasi nakakuha sila ng mga idea para sa bahay nila soon. So itong TV is 40 inches. So kasya na maganda siya. Mas bagay ang 40 inches. Wag masyadong malaki yung 50. Mas bagay ang 40. So regarding naman sa inyo sa end unit sis Inday, ang difference lang talaga is yung sa gilid niya. So pareho lang ang nasa loob. Pero sa labas, pwede, ang space sa labas is pwede mo siya malagyan ng parking space or lagyan mo siya ng tindahan. Kasya yung kotse, sis. Yung estrada, kasya. So, meaning mas malaki siya. So, konti pa lang kami sa block namin. Sa kabilang block, marami na sila. So, wala pa kaming kapitbahay. Solo pa lang kami dito. Wala pa kaming front neighbor and side neighbor. Kahit sa totoo lang, maganda talaga pag may sariling bahay. Promise. Kaysa nangungupahan lang kayo. Magagawa mo talaga ang gusto mong gawin. So, that's it. Sana makatulong ito sa iyo, Sis Inday, at sa mga nagtatanong sa akin na mga followers ko. Thank you so much! And advance, Happy New Year! So, dito kami mag-New Year sa bagong tahanan namin sa Grand Europa Lumina Homes. Okay, so bye, guys! Happy New Year! Bye!